منطقة سعدو. Kapag puno, ano puno na? Ano? Puno na, sana. Sino kayo? Sino ka? Sino ka? Pangay. Ha? Pangay. Pangay? Hmm. Ito naman, sino to? Guns. Guns? Oo, Guns ka naman. Pare. Ikaw, Guns ka rin? Ako si FPJ, pare. Doon nga kayo? FPJ, FPJ. Mahiya nga kayo. Tol. Nag-iisa lang ang FPJ. Hindi nyo pwedeng gayahin. Ang mamang naging simbolo ng pagkalalaki sa pelikula Filipino, tagapagtanggol ng naapi. Hindi lang siya aktor, siya rin po ay writer, producer, at director. Mga kapatid, kilalanin natin ang hari ng pelikulang Filipino at muntik nang maging pangulo ng Pilipinas. Si Fernando Po Jr. dito sa History. Tara! Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Huwag mong sabihing marami kang tawan. At huwag mo rin sabihing marami kang salapi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Ngayon, kung sino man yung Martin na sinasabi... Imposibleng isulat ang kasaysayan ng popular na kultura na hindi kasama ang mga linyang yan. Sa Disyembre, at 14, isang dekada na siyang pumanaw. Pero mukhang hindi natin siya malimot-limot. Ibang klase yata, si Fernando Po Jr., ang natatanging national artist ng Pilipinas na action star. Panganay na anak na lalaki nila Elizabeth Kelly at ng aktor at producer na si Fernando Po Sr., si Ronald Alan Kelly Po. Nga pala, si Fernando Po Sr. ang naging modelo sa sikat na estatwang ito na makikita sa UP, ang Oblation. Maagang pumanaw ang kanyang ama, kaya sa edad na 12 anyos, nag-drop out siya sa high school para magtrabaho. He first work as a messenger after dropping from high school, no? And he worked as a stuntman, and he was really a hardworking guy. 15 taong gulang si Ronnie nang sumabak sa kanyang kauna-unahang pelikula, Ang Anak ni Polaris. Sequel ito sa pelikula ng kanyang ama na Polaris. At dito na nga siya binansagang Fernando Po Jr. Pero mga kapatid, ang pangalang ito ay hiram niya lang sa kanyang nakababatang kapatid na si Andy. FPJ, Andy, FPJ, Tol, Andy. Di ba talaga pwedeng Rodolfo po? Para gusto ko lang namang mag-audition. Nagsimula rin mamayagpag si FPJ sa mundo ng aksyon. Kasabay rin ito ang dahang-dahang pagbuo ng kanyang imahen bilang Maginoo na lagi nagtatanggol ng mga naaapi. Hey, Pablo. Na kung tutuusin, ay nag-ugat din daw sa mga tradisyonal na mga kultural na arketipo ng Pilipinas. Kung pagbabasehan mo yung history ng Philippine cinema, yung Philippine cinema natin, ang tradisyon ng sine, nagsimula yan galing sa sarsuela. Ang bida, si Jesus. Ano ba si Jesus? Si Jesus yung tagapagligtas. Tumawid yung tema na yon ng sarsuela sa pelikula. So si FPJ, nanggaling siya sa ganung simulayan ng pelikula. Sunod-sunod na nga ang mga pelikula niya. Ang Lowest Gang, Laban sa Lahat, Pemping Kaliwete, at Tough Guy. Malakas ang loob mo rin lang pagkat ako'y nakatali. Bakit hindi mo kalagang para makita mong hinahanap mo? Hanggang noong taong 1960, ginawa niya ang pelikulang Markado. Eh, blockbuster sa takilya. At dito na nga nagmarka ang pangalang FPJ bilang isa sa mga premiadong action star ng bansa. Nagpatuloy ang pagpapakitang gilas ni FPJ sa pakikipagbakbakan sa pelikula.
Pero hindi lang pag-arte ang kanyang kinahiligan. Sinundin din niya ang yapak ng kanyang ama sa paggawa ng sariling pelikula. Magaling na storyteller at magaling sa visuals. A lot of people say mas magaling siyang direktor kaysa artista. Sa loob ng 48 years ay halos 300 pelikula ang nagawa ng idol natin. At mas lalo pang napatingkad yan ng kanyang mga awards na natanggap. Pero mga kapatid, hindi lang yan ang talent ni FPJ, hindi lang bilang aktor. Tinin nyo itong FPJ Studios dito sa ay artista, producer, writer at director. Parang gusto ko lang naman mag-audition! Kung tutuusin, isa raw siya sa mga pinakaunang indie filmmaker sa Pilipinas. Taong 1962 kasi nang buksan niya ang sariling kumpanya, ang FPJ Studios, na nakipagsabayan ito sa apat na malaking kumpanya, ang Sampaguita, Premier Productions, LVN at Lebran International, na may kanya-kanyang mga genre. At di kalaunan, nag-direct na rin siya ang kanyang alias, D. Lanor, na binaliktad na pangalan niyang Ronald at kalaunay naging Ronwaldo Reyes. I've only worked in a few movies na siya nag-direct. And I thought that every time it was a feat. Mahirap yung producer ka, artista ka, ikaw ang sumulat, di ba? Ang film language niya, which is shot, reverse shot, he is using actually classical Hollywood narrative. Hindi naman siya, hindi nang pa-experimental, never na nagpa-experimental si FPJ. At hindi niya gustong lituhin ang tao niya. Kung anong sinimula, sa huli, mananalo siya, o matatalo siya, o wabagin, may closure. Sabay-sabay. Marcado. No? Ha? Biglo nga pala. Sabay-sabay. Biglo. Pero di pa rin daw dapat isumulin ang pagganap ni FPJ. Mula 60s hanggang 70s, 7 hanggang 10 pelikula lang naman ang nagagawa niya kada taon. Opo. Hindi mo ba ako patutuloyin? Tinanggap din niya ang kauna-una ng FAMAS Best Actor para sa 1967 pelikulang Mga Alabok sa Lupa. Ang role niya dito, pare. Sinundan pa ito ng 4 na FAMAS Best Actor Award sa mga pelikulang Asidilio, Durugin si Totoy Bato, Umpisahan Mo, Tatapusin Ko, at Muslim Magnum 357. Na sa di matawar mga pagganap, ginawad sa kanya ang titulong Hari ng Pelikulang Pilipino. Pero sa Pilipinas, manipis lang ang dingding ng ilusyon at totoong buhay. Kung tutuusin, sa dinami-dami ng pelikula niya, halos iisa lang daw ang karakter na ginampanan ni FPJ. You know, this society always needed a hero. At ang pelikula as a social, isa sa mga instrumento for social construction na bale, nakakita ng market para na ang mga characters na katulad ni FPJ bilang tagapagtanggol, bilang kalaban ng mga nang-aaping bale, and in the end, bilang isang leader sa mga taong nangangailangan ng tulong, talagang there was almost a perfect combination. Ano? Awat-awat ka pa? Wala ka naman pa na ibubuga? Hindi nga tayo ang pake nila, pero sobra naman ang panduduring ginawa sa inyo. Hindi man lamang kayo lumaban. Essentially, the same character. Yung noble, man with integrity na nagpaape, hindi nagiganti until may mga naaape na kailangan niyang tulungan. Ngayon, pay ka. Hindi ka ba nainitan kasi? Naka-jacket ka. Bakit si FPJ? Lagi naka-jacket na maong. Alam na mo, pag ganito ako, dumugan si Totoy Bato, naka-topless. Hindi pwede yan sa legal tol. Si Derek Ramsey lang pwede dyan. Ganon? Ako, mamaya mamuhan ako. Mga kapatid, kung ngayon, ang pagka-macho ay nasusukat sa laki ng muscle at mga malaking abs. Nung araw, jacket at mahabang patilya. Bakit ako hindi naka-jacket, oh? Oh, macho-macho, oh. Tama mo? May jacket. Sabi ka nga dyan, mag-i-espadahan ka kami. Oh, gusto ko yan, ha? Espada! Alam mo kung bakit ako pumarito? I had the audacity to tell him doon sa kung a-appear man siya sa pelikula ko. Kasi parang tinanong niya, Direk, ano ba mga demands mo?
had the audacity. I had something about his sideburns. I knew already na ayaw na patanggal niyan. But you know, I want to make a little mark there. Pwede mong tanggalin yung patilya mo. Ha? Talagang gumanon siya. Dumistahan siya. Tinignan ako na maigi. Ay, hindi pwede direct. FPJ and FPJ yan eh. So may visual lexicon siya eh. Bilang aktor, producer, director, gamay ni FPJ ang gusto ng kanyang audience. Kaya nga sa pelikulang Santiago, nagkaroon sila ng pagtatalo ng director na si Lino Broca. Kasi gusto ni Lino na nagawin siyang matapang pero tao na kahit sinong hero may pagkapusong mamundi niya. And it took a while bago niya napapayag si FPJ na umiyak as in breakdown in tears. Sa palagay ko, hindi ang pagkamatay ng bata ang gumagambala sa kanya. Pangunay sangkap ng mitolohiyang FPJ. Umpisahan mo. Ang ilang mga signature moves. Gaya na tila napakagaan pero napakadeadling paghawak ng baril. Mga rapid ng suntok na nagpahirap sa buhay ng gaya nila Paquito Diaz sa loob ng ilang dekada. Pompiang. Parang windmill na suntok. At marami pang iba. Pero tigasin man, kapansin-pansin daw na malambot ang puso sa mga babae ng mga naging role ng hari. Mahal na mahal kita, Delphine. Parang pinapalaganap ni FPJ na macho ka kung kaya mong protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Macho ka kasi kaya mong igalang yung sinasabi ng mga babae. Ang mga kamay na namamaril at nanununtok na mga masasamang loob sa pelikula ay siya ring bukas sa bukas raw na magbahagi ng kanya mga biyaya sa mga nangangailangan. Tinutulungan niya parati itong mga naaape. Ganon din yan sa tunay na buhay. Marami hindi nakakaalam na pag nag-location yan sa isang probinsya or town, pag uwi niyan, may tulong niya sa simbahan, papagawa ng schoolhouse, ganun, marami talaga. At dahil malapit sa masa, hindi naman katakataka na mapapadpad sa politika si Fernando Po Jr. Oy, sa Mindanao, ikaw na bahala. Sige. Sino yan, tol? Tol, papapatol, si Garcia. Ito pa tawag ulit. Hello? Hello, Garcia? Pero mga tol, may isang papel na ginampanan si FPJ na mukhang hindi na talaga mabubura mula sa mapa ng popular na mitolohiya. Mula sa bulalakaw na nahulog sa langit, pinanday ni Flavio ang isang bahaging bakal at ginawang kutsilyo. Pero nababalot pala ng kapangyarihan ng patalim at nagiging espada na ginamit naman niya laban sa mga kampon ng kadiliman. At noong 2004, panday rin ang naging sentro ng kanyang kampanya sa pagkapangulo. He would always emphasize that he would use the word, dapat tayo panday-panday. But what he really meant was, dapat tayo ay pantay-pantay, no? Dahil po, nagkulang sila ng pagtatanggol at pangangalaga sa karapatan ng maliliit at naaapi. Wait. Teka muna. Ano nga ba ang nangyari? At bakit ang mahihiyain na si FPJ na buong buhay ay ni hindi man lang tumakbo kahit sa pagkakagawad sa barangay ay biglang nag-ambisyong maging presidente ng Pilipinas? Pero di naman katakataka. Ang kasaysayan ng politika sa Pilipinas ay punong-puno ng mga taong wala namang balak maging pangulo. One of his tenets was really for government officials to really have the trust and confidence of the people, no? Ang mahigpit niyang kalaban sa eleksyon, si Gloria Macapagal Arroyo. Naging dikit ang laban. Nako, muntik na sana siyang makalamang. Yun nga lang. Hello guys. Ma'am, nakausap na kayo niya. Your name? Gloria Macapagal Arroyo. Natalo si FPJ sa pagitan lamang ng 1,000,000 boto. After his defeat, I think he, not exactly a confinement, but I think he shied away from meeting people. Siyempre, umalingasaw ang issue ng pandaraya ni Arroyo.
Naghahain ng protesta ang kampo ni FPJ kasama ang running mate na si Senador Loren Legarda. We were all disappointed, we were all sorry. Somehow I think we felt that he was really cheated. Hindi na nasubaybayan ni FPJ ang investigasyon. 7 buwan matapos ang eleksyon, siya ay na-stroke at na-comatose. Pagkatapos ng 3 araw, December 14, 2004, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Libo-libo ang nakipaglibing at nagluksa sa pagkamatay ng hari ng pelikulang Filipino. At mas lalo pang nagimbal ang sambayanan ng 6 na buwan matapos pumano si FPJ. Lumabas ang recording na ito. Hello. Hello, guys. Ma'am. Hello. Nag-usap na kayo ni Alali Adanas. Junio 2005, sumumbulat ang Hello, Garcia scandal. Nakapalob dito ang wiretap conversation ng sabwatan umano nila Arroyo at dating Comelec Commissioner Virgilio Garciliano para manipulahin ang resulta ng halala ng 2004. Hello, ma'am. Good morning. Inamin ni Arroyo na boses nga niya ang nasa tape at nag-isaligan ng kasong impeachment laban sa kanya. Pero nabigong magpatuloy ang kaso. Making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. The gravest thing that you have done is you have stolen the presidency! Not once, but twice! Pinasok nila Ignacio. Pero ang tanong, paano nga kaya kung nanalo si FPJ? Anong klaseng presidente kaya siya? You would have made a good president and not a corrupt president, no? I felt at that time when I was hunting the media that he could have been another magsaysay, you know. Talo man sa eleksyon, wagi pa rin siya sa mundo ng sine. Ronald Allen K. Poe. Kahit pumanaw na, ginawad kay FPJ ang National Artist Award for Film. Ito rin daw ay mahalagang pagkilala sa kanya bilang isang seryoso at malalim na manlilikha. Huwag niyo silang pagkatiwala. Ang action film bilang mahalagang larangan ng sining sa konteksto ng kultura Filipino. Ngayon nila matitikman ang tatak ng panday. At sa pagbuo ng isang makapangyarihang mito o alamat na naisalin sa totoong buhay. The star system was there, was very much in place. The studio system as a machinery. Mm-hmm. For that social construction was very much there. Mm-hmm. And of course the genre of the bakbakan and mm-hmm. the action film, mm-hmm. that was his territory, that was his domain. Mm-hmm. Nobody could come close to him. Tata Bandung, nakita ko na siya. Binibigyan niyang halaga at saka tinataas niya sa antas ng lipunan. Kahit sinasabi niya natin gaano kababa, itataas niya, no? Bibigyan ng halaga para yung mga nakakapanood sa kanya magbabago rin ang pananaw sa mga taong to. Nung malay mo, baka balang araw maging opisyal ka. Ayoko, gusto ko maging sarento lang. Kagaya mo, tsaka... I think we'll always remember him as a very humble, kind-hearted person. Very few can be compared to him. Sir, siya sarento sinasabi ko sa inyo. He was not just the everyman, but he was the man to everyman. Pero nagtatraverse, no? Yung dalawang roles niya na yon. Inumpisan mo ito. Tataposin ko. Sinasabi nila na namamatay lang ang isang tao kapag siya'y kinakalimutan. Pero paano yan? 10 taon nang patay si FPJ, mga kapatid. Pero mukhang buhay na buhay pa rin siya sa ating mga alaala. Mga kapatid, mukhang matagal-tagal na mabubura si FPJ mula sa ating kamalayan at ang kanyang mitolohiya. Pero paano nga kaya kung natuloy si FPJ sa Malacanang? Pero mga kapatid, mukhang wala na makakapagsabi dahil ganun talaga kalupit ang history. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Lord Vera, nagsasabing... Eh, gusto ko na naman mag-audition.